dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang Poong. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva Poong Jesus Nazareno. Awit at papuri alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng mayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing ng mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Kailangang humanda ang mga bansa at magtungo sa kapatagan ni Josaphat. Akong Panginoon ay mauupo roon upang hatulan ang lahat ng bansa sa paligid. Ubod sila ng sama. Gapasin mo silang parang uhay sa panahon ng anihan. Ligisin mo silang parang ubas sa pisaan hanggang sa umagos ang katas. Angaw-angaw ang nasa kapatagan ng paghatol sapagkat darating na ang araw ng Panginoon. Wala nang liwanag ang araw at ang buwan, at hindi na kumikislap ang mga bituin. Dumadagundong ang tinig ng Panginoon mula sa bundok ng Siyon. Animoy kulog na nagbubuhat sa Jerusalem. Anupat nanginginig ang lupa't langit. Subalit iingatan niya ang kaniyang bayan. Sa gayon, malalaman mo, Israel, na akong Panginoon ang inyong Diyos. Ang aking tahanan ay ang Siyon, ang banal kong burol. Lunsod kong banal ang Jerusalem. Ito'y hindi na muling masasakop ng mga dayuhan. Sa panahong iyon, magiging panay-ubasan ang mga bundok. Mga bakahan ang makikita sa bawat burol. Mananagana sa tubig ang buong Huda. Dadaloy mula sa templo ng Panginoon
ang isang batis na didilig sa kapatagan ng sitim. Magiging disyerto ang Ehipto at magiging tigang ang lupain ng Edom, sapagkat sinalakay nila ang lupain ng Huda at pinatay ang mga mamamayang walang kasalanan. Ipaghihiganti ko ang lahat ng nasawi. Di ko patatawarin ang sinumang nagkasala. Ang Huda at ang Jerusalem ay pananahanan magpakailanman at tatahan naman ang Panginoon sa bundok Siyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoon magalak ang masunurit matapat. Sa Panginoon magalak ang masunurit matapat. Ang puon ay magahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya ay ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa Panginoon magalak ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit. Sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginoon magalak ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso magahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon. Ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain. At sa puon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginoon magalak ang masunurit matapat. Magsitayo po ang lahat. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Patapos na ulit ang isang linggo, bukas magsisimula na naman tayo ng panibagong linggo. At sa pagtatapos na ito, nawa ay atin pong mas naintindihan yung mga salita na ibinigay ng Poong Jesus Nazareno para sa atin bilang gabay sa ating pang-araw-araw na buhay.
Tingnan nyo nga muna yung katabi ninyo. Hindi ko alam, no, kung ano ang pinagdaraanan ninyo. Hindi ko alam kung ano yung daladala ninyo, bakit malungkot, bakit may lungkot na nararamdaman kahit na maayos naman ang buhay. Di ba, no? Parang minsan meron tayong karanasan na nasa iyo naman na lahat, pero bakit hindi mo makuhang maging masaya? Mahirap o pinakamayaman, parang pareho yung nararamdaman. Nagkakaroon nga lang ng pagkukumparahan sa isa't isa. At minsan yung pagkukumpara, nauuwi sa pagkaingit. Buti ka pa, buti pa siya. Yan. Ang gusto lang naman natin talaga, maranasan mabuhay. Ang gusto natin, mabuhay tayo. Kaya lang, ang iba lang yung paraan ng mundo sa pagsasabi kung saan tayo makakakuha ng buhay, yung magpapasigla sa atin. Kaya kung babalikan natin yung mga mensahe ng Poong Jesus sa Sareno sa ating mga pagbasa, nung Lunes, napakahalagang tanong yung binigay nung isang lalaki kay Jesus. Natanong din naman nating lahat. Ang sabi po nung lalaki, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Lagi natin pinapaalala yun, no, na hindi dito yung buhay na kailangan natin pinaghahandaan, kundi yung buhay pagkatapos ng buhay dito. Pero yun nga lang, paano mo aasamin yung buhay doon kung dito pa lang wala kang buhay? Kung dito pa lang, halos itakwil mo na yung buhay mo, halos mapariwara na yung buhay mo, kasi hindi mo na-appreciate, kasi nga hindi mo naiintindihan, hindi natin naiintindihan yung buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. Mayroong buhay pagkatapos nito. At yun yung walang hanggan. At sabi nga, no, doon, no, wala nang problema, wala nang lungkot, wala nang sakit. Maayos na lahat. At yun yung dapat nating inaasam. Pero sabi, paano tayo magkakaroon nun? Yan. Kaya, nung Tuesday, no, sabi ni, nung pagdalaw ni Jesus kina Martha at Maria sa bahay nila, paano ba magkaroon ng buhay? Ang sabi ni Jesus, kasi pinagsabihan niya si Martha, no, mas Martha, Martha, masyado kang, no, nag-aalala o masyado kang abala sa mga bagay sa mundong ito. Eh, hindi ka tuloy nagiging masaya, Martha. Kaya ang sabi ni Jesus, mas pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Di ba? Minsan yung pinagkakaabalahan natin, di ba, no? Trabaho, love life, lahat yan nawawala. Pero kung pinili natin yung manatili kay Jesus, makinig kay Jesus, yan, kahit kailan, hindi yan mawawala. At nung Miyerkules, no, ang paalala, ang panawagan din sa atin, katulad ng mga alagad, lumapit tayo sa Diyos. Lumapit tayo kay Jesus. Sabi ng mga alagad, Panginoon, turuan ninyo kaming manalangin. Diba? Poong Jesus Nazareno, tulungan mo kaming manalangin. Kasi baka kung ano-ano lang yung pinagsasasabi natin, eh. Diba? E ang sabi nga, hindi mo kinakailangan ng mga palabok na salita, ng mahabang pananangin. Yung sense, yung may sincerity ba? Kung ano talaga yung nilalaman ng puso mo, yun ang sabihin. At kahapon, anong Webes, ang tugon muli ni Jesus, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Pangako yan
ng Poong Jesus Nazareno. Kahapon, sabi ni Jesus, ang hindi panig sa atin, laban sa akin. At nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. So, manindigan tayo. Pag sinabi ni Jesus, ito ang magbibigay ng buhay, ito yun. Hindi lang madali, may hirap ng pagdaraanan, maraming pagtitiis, pero ito ang magbibigay ng buhay. Pero kung papakinggan mo ang sinasabi ng mundo, sa ganitong paraan ka mabubuhay, sa ganitong paraan ka magiging masaya, lahat yan, panandalian lang. Pero hindi pwedeng, ngayon, dito tayo. Paglabas dito, doon naman tayo sa paraan ng mundo, mamili ka. O ngayon, sabi, ang swerte naman, no? Sabi nung mga tao kay Jesus, ang swerte naman, lalo na nung nanay mo, ang swerte naman ng pamilya mo. No? Kasi ikaw eh, di ba? Sikat ka, ang galing mo, ang dami kang followers, ang daming naniniwala sa'yo. Pero pinaunawa ni Jesus, hindi ganun. Kaya ulitin ko po, no, yung sinabi ko sa umpisa, kaya hindi natin nakukuha yung kaligayahan na gusto natin, na dapat, deserve natin maging masaya, kasi pilit natin ikinukumpara yung ating mga sarili sa kung ano mayroon yung iba. Hanggang sa nawawala na tayo sa direksyon, nawawala tayo sa tunay na mensahe ni Jesus. Sa mga nanay, no, sa mga magulang, nandoon yung pagkadismaya, naiinggit, bakit yung anak niya ganito? Kaya tuloy, yung sarili mong pamilya, hindi mo na-appreciate. Bakit siya ganito yung trabaho? Bakit siya ganun? At yung nasasabi natin, ang swerte naman nila. So, ibig sabihin, malas ka? Ibig sabihin, hindi ka favored ng Diyos? Kaya sabi, no, ito yung pinakamahalaga. Hindi ito yung, hindi naman sinasabing huwag ka nang mag, no, yung i-improve mo yung sarili mo, di ba, yung mag-doctoral ka, mag-masteral ka, sige pa, yung kaya mo pa ba, no? Hindi sinasabing itigil mo yan. Sige, magpangulo ka, mag-senador ka, mag-counselor ka, mag-mayor ka, no? Okay yan, maganda po yan, no? Pero hindi ibig sabihin, ay, ang galing, ang swerte naman ito, no? Hindi yun. Kundi laging nandoon pa rin sa kung sino ang nakikinig at sumusunod o nagsasabuhay ng salita ng Diyos, yun ang maswerte sa paningin ng Diyos. Kasi yun ang magdadala at magbibigay sa atin ng buhay na tinatanong sa unang araw pa lang ng linggong ito. So, iwasan natin yung ikumpara ang sarili, mainggit. Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan at nararanasan ng Pangulo. Hindi mo alam kung anong pinagdaraanan ng isa na akala mo ang ganda-ganda na ng buhay. Focus, no? Sa sarili mo, pakikinig, pagsunod, pagsasabuhay. Diyan natin makikita yung saya ng buhay na hinahanap natin. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, na bigyang buhay ng pananampalataya at katapangan ni Maria, dalhin natin ang ating mga pangangailangan sa Diyos Ama. Ang ating pong itutugon, Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban.
sa paggabay ni Maria, ang mga pinuno ng simbahan, naway akayin ang bayan ng Diyos para sa higit na mapalapit kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang pagpapahayag at halimbawa. Manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Katulad ni Maria, naway tanggapin natin ang salita ng Diyos sa ating puso at tumugon dito ng may buong kabukasan ng kalooban. Manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sa pagsunod sa mga halimbawa ni Maria, naway magawa ng mga ina ang kanilang tahanan na maging puok na puno ng pagmamahal at kabanalan. Manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sa tulong ni Maria, naway tingnan ng Diyos nang may habag ang mga may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Ang mga yumao naway, magsaya sa walang hanggang kaligayahan, nakasama si Maria at ang mga banal. Manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Idalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngala ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang ibig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong iaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwa. Sitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagliligtas na way sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paghiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan
at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo na imabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpapuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nagnaalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Laki ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinikis ng iyong anak para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Thank you.
Magsitayo na ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang pagsasalo namin sa pagkait inuming banal. Kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang kanilang mga dalang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazaret. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno.